Isa siya sa mga Pinoy rowers na naging parte ng 1988 Summer Olympics sa South Seoul, Korea. Kilalanin natin siya sa ating profiles. I am Edgardo Mayrina, professional rower and currently head coach of Philippine rowing team. And this is my profiles. Nandun ako sa Coast Guard, member ako ng Philippine Coast Guard. Then nagpa-try out si Lieutenant Ilanan noon from US Coast Guard. Nakita niya na meron palang rowing dito sa Pilipinas. So in-introduce niya yung rowing sa Coast Guard. Then nag-select siya ng mga atleta from Coast Guard. So ako ang isang na-select. Napaka-kakunti pa yung aking experience as a rower kasi 1 year pa lang ako. At nag-start ako agad sa mataas na competition. So dalawa pa lang ang aking experience noon from 1987. 1988, nag-compete din ako ng Hong Kong. Then, naka-silver din ako sa Hong Kong. Then, yun na, na-recommend ako ng aming NSA na mag-participate sa 1988 Olympics. Napakahirap dahil yung mga kalaban natin sa world, ang lalaki tapos sa experience. Eh ako'y nasa 23 years old pa lang, no? So, mahirap na mahirap. This was 1988, that's my first time to join this team, 1987. After ng Southeast Asian Games 1987, I won silver medal in Jakarta. Then after a year, na-select ako as a member of the team for the Philippine Olympic Games year 1988. Ang mahirap sa akin kasi nasa military din ako noon. Tulad nga na nangyari ngayon, pag wala ka pang permiso galing sa military, mahirap yung mag-training ka lang na pumunta ka lang sa Philippine Sports na wala ka pang DS. So inaantay ko muna yung mga DS. Ako magagali ako ng Quezon City. Ang aking opinion noon ay nasa Manila Boat Club. So gigising ako ng 4 o'clock. Then magbabike lang ako ng racer bike kapunta Santa Ana. At mag-training ako mag-isa. Nagdadala ako ng baon ko for the whole day. Kumakain ako doon, din uwi na ako ng gabi. Pag nag-training ka mag-isa, napakalungkot. Yung as a coach, hindi ko rin pinangarap yan. Kasi alam mo naman, nung bata, saka ko lang na pangarap na yan. Kasi dumarating talaga yung panahon eh. Kahit hindi pangarap darating yung panahon. Dahil at that time, marami nga rin kaming matleta. Dahil nga ako yung pinaka-senior, yun, na-develop na yung aking self-esteem magdala ng team. So, as a mo-senior, pinakanindigan ko na rin dahil yung coach namin na nag-retired na rin siya. Wala na. So, ako na yung mo-senior. Talagang nag-retire ako as an athlete at the age of 37. So, ang huling competition ko, 2001 sa Malaysia. After that, nag-hire na kami ng foreign coach. Then, nung mag-host tayo ng 2005 ng SEA Games, wala tayong foreign coach. Pero yung natutunan ko dun sa mga foreign coach, yun na gamit namin dito sa team. So naging maganda yung result ng competition ng 2005 SEA Games. Matagal na rin pinaghandaan na kasi last year pa na bubuo na talaga na tayo mag-host. So last year pa na nagtatry na kaming mag-scout ng mga bago. Lagi ko sinasabi sa kanila kahit kakaunti tayo, basta maganda ang performance niyo, lalaban tayo at bigyan tayo ng magandang support ng Sports Commission at POC. So kaya nating lumaban, mag-produce tayo ng tatlong gold medal na hinihingi ng ating POC.